Hello guys! Welcome back to my channel. This is Roderick Cruz Zabala and today, ang ituturo ko sa inyo or ang video na to ay tungkol sa para sa mga bagong YouTuber. So, especially ginawa ko ang YouTube video na to or YouTube tutorial na to para sa aking mga bagong babies. Basically, sila ay bago pa lang sa YouTube and marami pa silang hindi alam. Siyempre, dahil hindi pa sila sanay at wala talaga silang alam kung ano ba ang dapat na gawin o mga hindi dapat gawin o hindi pwedeng gawin sa pag-YouTube. Okay? Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para hindi ka mahuli sa aking mga latest uploads. And mag-leave ka din ng comment para sa inyong suggestion. So basically, ang ituturo ko sa inyo ay ano nga ba ang copyright or CPR? At ano-ano pa nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin pag kayo ay mag-i-start ng YouTube or magiging YouTuber. Some points na dapat ay malaman nyo or points that you need to know before you start or if you're already in YouTube. Okay? So if you're planning to grow in YouTube and you don't know what to do, like the do's and don'ts, this video will help you. Okay? So sa mga bago na nag-YouTube, itong video na to ay makakatulong sa inyo. And shout out sa aking mga babies. So babies, dahil sila ay bago pa lang, sila Kabayan Tambayan Vlogs. At si Mau Suarez. Subscribe kayo sa kanilang channel para naman sila ay lumaki. Okay? So magsimula na nga tayo. So kayo nga ay nasa YouTube and gusto nyong lumaki ang inyong channel pero marami kayong hindi alam, di ba? So for example, mag-upload kayo ng videos or assuming na meron na nga kayong channel like yung mga nabanggit ko kanina, ang mga bagay na dapat nyong malaman na dapat ay hindi nyo gawin ay iwasan nyo ang CPR. Ano ba ang CPR? Ito ay yung copyright. Ano nga ba ang copyright claim? Ang copyright claim, ibig sabihin, halimbawa, gumamit kayo ng videos. Like for example, ako nung bago ako, hindi ko alam kung ano ang CPR or copyright. And pag nagusto ko ang music, nilalagay ko sa aking video. So for example, ang music ni Madonna or ni Ariana Grande, di ba? Ang ganda ng kanilang music. Tapos, nag-video kayo, personal video, nag-travel kayo, nagpunta kayo dito, doon, kumain sa labas, nag-party. Tapos, ang ganda ng video nyo, pero gumamit kayo ng may copyright na music. Ibig sabihin, pag meron kayong copyright na music, it's either pwede nyo siyang mapublish sa inyong channel or pwede siyang mablock dahil hindi sa inyo ang music. At ang isa pa, pag kayo ay gumamit ng may CPR o may copyright na music, pupwede kayong magkaroon ng copyright strike. May tatlong beses lang kayong pwedeng magkaroon ng copyright strike. Delikado to guys, so huwag nyong asamin or huwag nyong intayin na magkaroon kayo ng copyright strike dahil it's either pwede kayong matanggalan ng channel, ibig sabihin mawawala ang inyong channel, so sayang naman ang inyong pinaghirapan, hindi ba? So, para maiwasan to, huwag kayong gumamit ng mga music na sikat, na hindi sa inyo, na hindi kayo ang kumanta dahil it's either hindi nyo mapapakinabangan ang video na inedit nyo ng napakatagal or pupwede naman na ma-upload nyo at pabayaan ng YouTube pero yung may-ari ng music ay magkakaroon ng claim. Ibig sabihin, pag piniplay nyo ang video or kung sino man ang manonood ng inyong video na gamit ang music na may copyright, mapupunta ang revenue sa may-ari ng music. At dahil nga kung meron kayong CPR o meron kayong copyright strike, ibig sabihin, pag nagkaroon kayo ng copyright strike na tatlo, pwedeng mawala ang inyong channel. Or, pupwede rin na hindi kayo makakapag-upload for 3 months. Ibig sabihin, hindi nyo magagamit ang inyong YouTube channel, pero pwede kayong manood ng mga videos. Pero sayang naman, di ba? So, iwasan natin na gumamit ng mga music na may copyright. At, madali lang naman tandaan kung ano yung may copyright. Kanta ni Maroon 5, Justin Bieber, at yung mga sikat, hindi ba? Lahat ng music na na-upload na sa YouTube, yan ay copyright. Ano pa nga ba ang may copyright? So videos, music and videos, music at videos ay may copyright. So halimbawa, gumamit kayo ng palabas galing sa ABS-CBN, galing kay Tulfo,
galing kay GMA, or kahit nasaan mang mga sikat na palabas, TV stations. Pag kayo gumamit ng mga movies, shows, TV shows na galing sa ABS, GMA7, kay Tulfo, pwede kayong magkaroon ng strike. At pupwedeng maging 3 copyright strike. So, ibig sabihin, baka mawala ang inyong channel. Sayang naman, hindi ba? So, iwasan nyo na magkaroon ng copyright strike. Okay, so nagtatanong kayo bakit yung ibang channel ay nakakagamit ng mga videos galing sa mga TV station. So, merong mga technique pero hindi ko sure kung ano ang ginagawa nila at ayoko din namang ituro kung sakaling alam ko dahil hindi yun maganda. Okay, so iwasan nyo na lang ang paggamit ng mga videos galing sa ibang TV station dahil posibleng mawala ang inyong channel pag kayo ay gumagamit ng mga videos galing sa kanilang mga TV shows. Ang isa pa, meron dito ang tinatawag na community strikes. Ano ba yung community strikes? Ang community strikes, yon ay bawal kayo mag-upload ng may sexual content, drugs, harassment, at marami pang iba. Basahin nyo na lang ang community guidelines para alam nyo ang mga videos na hindi pwedeng ilagay sa inyong YouTube channel. At posibleng nagtatanong din kayo bakit yung ibang videos ay mayroong sexual content. Siyempre, ang YouTube ay hindi naman yung tao. So, it's either pag hindi mo siya nireport na yung video ay nahandoon sa YouTube at may sexual content, harassment, or bullying, or child abuse, drugs, and everything. Pag hindi mo siya nireport, hindi siya malalaman ng YouTube. So, paano nga ba makaiwas sa copyright? So, para makaiwas sa copyright, meron dito sa YouTube mismo na mga free music para magamit mo sa inyong videos at ma-monetize ang inyong channel. So, yun lang. Ito lang ang video na to and sana meron kayong natutunan at kung meron pa kayong mga tanong at gustong ipagawa sa akin, mag-comment lang kayo down below and please don't forget to subscribe at huwag kalimutan ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aking mga latest uploads. And i-like nyo rin ang video kung nagustuhan nyo to. Maraming salamat sa inyong panonood. And stay safe. Bye-bye!